guys, so meron tayong turbo ng Super Grandia 2016. So pwede nyo rin itong may apply guys sa Toyota Hilux, tapos yung High Ace Commuter. Ayan, halos magkaparehas lang sila. Ayan. So papakita ko lang sa inyo guys yung pagbabaklas nito dahil lilinisan natin. Ayan. So tanggalin muna natin to. Ito kasi yan guys. Ayan, so 12mm yan. Magtatanggal lang tayo itong pipe na to, itong elbow. Ayan. Ayan guys, so napakadumi na. Yes, tapos yung takip, tatanggalin yan. Tapos guys, ito na. Itong clip na to. Yan, so ingatan nyo lang to dahil tumatalsik to. Okay na. Tapos tanggalin natin to. So yan. So naluwagan na to. So ito yung actuator nya guys. So tatlong tornilyo. Ito na yung VGT nya. Tapos ito yung tatanggalin natin. So 8mm. So lagyan muna natin ng marking dito para hindi tayo malito mamaya. Yan guys, so nilagyan natin ng marking, so para mamaya hindi na tayo malito pa. Yan. So tatanggalin na to pa ikot. Malalay lang po lang ito. Yan, so natanggal na natin. Paluin na natin ito. Yan. So ito na yung turbo niya guys. Check natin. Wala pa naman gaanong play. So okay pa yan. So ito naman yung tatanggalin natin. Gis, paikot. Yan guys, so tatanggalin na to. Yan, mayroong washer to. Yan. So, paluin natin guys. Dahil dikit na dikit to. Yan, kung makita nyo guys, oh, napakadumi na nito. Yan. Ang dumi. Yan. Kapal ng dumi. So lilinisan muna to. Tapos papakita ko sa inyo yung pag-assemble nito. So hindi na tayo magbabaklas itong impeller pa. So ito na lilinisan natin. Tapos ito. So ito yung bubukas guys. Yan. Ito yun. So dito yan. Oh. Ito yung gumagalaw. So lilinisan muna yan. Tapos maya maya bubuin na natin. Yan guys. So dito na. Malinis na to. Yan. Malinis na. So bubuin na natin.
guys. So ito, kung makita nyo, merong gatla yan. So dito natin itatapat yan. Tapos ito namang dowel nya. So dito yan. So itapat na natin. Yan guys, so kailangan na sumasabay yung, yan, nagbubukas sara siya. So ibig sabihin na tumama siya. Yan. So tapos ngayon na isasalpak na natin to. So itatapat natin guys yung marking dito. So dun sa ginawa nating marking. Yan, so dito guys yung marking. So sakto talagang nilagyan natin ng marking dahil wala siyang dowel guys. Yan. Yan, so isasaklob lang natin to para ano, hindi sumala yung dun sa loob niya. Yan guys, so dito na. Yan, nagtapat na yung marking natin. So lalagyan na lang natin ng tornilyo para mas sumagat pa siya. Yan guys. Yan. Guys, so dito na. Naigpitan na natin. Yan. So ito na yun guys, okay na. Yan o. Oh. So napakalambot niya. So ikakabitan rin natin yung dito. Yan. So lalagyan natin guys ang sealant para hindi siya sumingaw. So paikot lang yan para mag-sealed siya. Yan guys, so merong sealant na to. Yan. So itatapat rin natin dun sa ginawa natin ng marking. Ito yun guys, so makikita nyo. Yan. So yung marking nito nandito rin. So nabura na siya. Yan guys. So nandito yung marking niya na nilagay natin. Yan. Itatapat lang natin yan dito. Yan. Dito guys, oh. Dito yung marking niya. So ito, umikot lang. Yan. Okay na. So lagyan na natin ang tornilyo. Para hindi na siya umikot. Yan guys. So nandito na yung mga tornilyo natin. Yan, paikot na yan. So sundan nyo lang to guys na tutorial na to. Nag-aalinlangan kayo na baklasin yung turbo. So napakadali lang naman. Basta diskartehan nyo lang yung pagbabaklas dun sa makina kasi napakasikip nito. So ito lang. Pinakita ko lang sa inyo kung paano to nililinis. So napakadali lang naman yan guys. So ikakabit na rin yung VGT nya. Tapos okay na siya. Yan. So ito yung VGT. Yan guys. So kalapatin muna natin. Pakapitin muna. Tapos ikabit na natin ito muna. Ayan. So kailangan nakapasok yan dito. Tapos dito. Tapos yung clip nya na napakaliit, huwag nyong kalimutan to guys. Dahil napaka-importante nito. Ilalagay lang natin yan dyan. Tapos gamitan natin ng long nose. Yan, okay na. So ito, higpitan na lang to.
okay na siya, guys. Tapos ito, ikakabit na lang. Yan. So ikakabit na lang 'to sa makina.